Nagsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas na balitaang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitanawa ng Panginoon ng tuwa ang pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimulan ni Sister Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating haraping may lubos na pagtitiwala at mag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan.
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa langin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatuli sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Putihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya ang buhay ko, ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginoon siyang lakas na patnubay. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihi pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang na isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di makukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kalaan ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaari madanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pararaanan ayon sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y naguumapaw sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Palad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi,
Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay at maisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko maipasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran." Nakalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang inyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon na si Jesus ay nagpakita sa kaniyang mga alagad. At ang kanyang mga alagad ay naniwala sa kanya. Ngunit, pinagdududahan ito ni Tomas. Hindi makapaniwala si Tomas. Gusto ni Tomas ng patunay. Gusto niyang makasigurado. May 2 bagay tayong dapat matutunan kay Tomas. Una, nagkamali si Tomas. Nagkamali si Tomas na ihiwalay ang kaniyang sarili sa komunidad ng mga alagad. Lumayo si Tomas sa kanila. Sinubukan ni Tomas na mapag-isa dahil wala siya roon kasama ang komunidad ng mga alagad at pinalampas ni Tomas ang pagkakataong makaharap ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ganon din sa atin. Kapag umalis tayo sa ating komunidad, nakaligtaan natin kung minsan ang magagandang relasyon at mga pagkakataon. Kapag pinaghihiwalay natin ang ating mga sarili at sinisikap nating mapag-isa, maaari tayong mawalan ng pagkakataon sa buhay. Tayo ay nawawalan ng pag-asa.
walang pagtatanggol at maging walang silbi kung tayo ay humiwalay at lumayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin mararanasan ang pagmamahal at pakikisama ni Jesus sa isang komunidad kung hindi tayo makipagtulungan at makipagtulungan sa anumang aktibidad ng komunidad. Hindi tayo dapat mangatwiran. Tingnan mo, ano ang magagawa mo kung wala ako? Pangalawa, nagkaroon ng katapatan kay Tomas. Nakita natin si Tomas ay hindi naglalaro ng salita, ng mabubulaklak na salita para lamang mapabilib ang mga tao at makuha ang kaniyang simpatya. Naging tapat si Tomas, kaya gusto niyang makasigurado at nais niyang makatitiyak nang matiyak niya, isinuko niya ang kaniyang sarili kay Jesus. Ginawa ni Tomas ang lahat ng paraan nang sigurado na siya, buong-buo ang kaniyang sarili na ibigay ang kaniyang sarili sa ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa paglilingkod. Ipinapahayag lamang niya kay Hesus ang kaniyang malalim na pananampalataya. Sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, tayo kung minsan ay nagdududa katulad ni Tomas. Kung hindi natin nakikita si Jesus bilang isang hangarin natin o hinahangaan natin o mahalin natin, lahat tayo ay may pagdududa tulad kay Tomas. Kung hindi natin nakikita si Jesus bilang isang taong dapat sundin, dapat tularan at dapat paglingkuran. Tatlong beses na inalay ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang kapayapaan. Tatlong beses inaalay ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang regalo ng pagkakaibigan. Ito ay ang kaniyang pananumbalik ng kaniyang relasyon sa pagitan natin at ng ating Panginoong Diyos. Makapupunta na tayo sa Diyos. Matatawag rin natin ang ating Panginoong Diyos na Ama namin dahil sa ating Panginoong Diyos. Tulad sa kaganapan sa Ebanghelyong binasa natin ngayon, si Jesus ay nagpapakita sa atin at nag-aalok sa atin ng kaniyang kapayapaan. At ngayon, ano ang ating tugon? Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, tilyos at trilyoso. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama at nawa na mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa na mga kapatid natin naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Makamit nawa na mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kami mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mong mga alay na iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makipakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal
ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsilod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesokristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos,
ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan na mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong buhay ang
kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at yung lumbay, puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon, pinalo niya't kinapi ang mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Halina't hawakan aking tagiliran. Daliri mo'y yung ilusot sa butas ng kamay. Kapayapa ang hatid, iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon, tinalo niya't kinapi ang sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Inyong pagsaluhan aking inihanda, tinapay at anak na sa inyo'y ay sarili kong buhay. Nang patawad ay yung makamtan. Alam kong buhay ang Panginoon, pinalo niya't kinapi ang sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang Jesus ay dadalaw sa ating simbahan mamaya sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organization ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Magsiyoko tayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumutubos at kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay sa nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang malo na kalayaan ay pagkamtinian ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at biniyaga, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.